Before we start, syempre kailangan muna natin ng lapis and I'm using Royal Graphite Pencil in 3H na grade. Pwede naman kahit anong malabong lapis basta makapag-sketch tayo. And this is my idea. Ito yung mga oil pastel na gagamitin ko. It doesn't matter kung luma o bago yung mga pangkulay mo. As long as na meron na gagamit mo at kaya mong pagandahin yung gawa mo. Sa pagkukulay naman gamit yung oil pastel, lagi ako nagsisimula sa mga dark areas using dark shades of colors. After that, ibe-blend natin siya ng circular motion using lighter shade of color. And then, ganun din yung gagawin natin sa iba. Guys, as you can see, maliit yung pinagdodrawingan ko at maliit yung drawing ko. Kaya, importante talaga na meron tayong control sa pagkukulay. Para kahit sa mga maliliit na areas ay kaya nating kulayan. Gamit yung oil pastel kasi 'di ba most of the time yung oil pastel pag nagkukulay tayo, makalat talaga tsaka madumi, dumudumi yung kamay natin. Kaya importante talaga na pag nagkukulay tayo, malinis yung ating mga kamay pati yung surface na dinodrawingan natin para hindi dumumi at magkahawaan yung mga kulay ng gawa natin. Sa pagkukulay, dapat hindi isang shade of color lang yung ginagamit natin kasi magmumukha siyang flat, hindi siya attractive at wala siyang buhay. Tulad na lang dito, gagamit ako ng 3 colors para hindi siya maging mukhang flat tignan. Gamitin ko yung blue for the dark parts, and then yung green for the mid-tone, and white for the highlights. And then ibe-blend ko sila. Siyempre, ganun din yung process na iba. As you can see, gumamit ako ng another paper for patungan ng kamay ko para hindi madumihan yung kamay ko at syempre para hindi madumihan yung artwork natin at hindi sila magkahawaan ng kulay. Another thing ulit sa pagkukulay is yung pag-repeat ng process ng coloring kasi minsan kailangan mo ulit bumalik dun sa dark parts, sa mid-tone at highlights para ma-build up mo yung color at shade. Oh,
minsan kailangan talaga natin palitan ulit yung papel na pinagpatungan ng kamay natin kung alam nating madumi na. Pagkukulay rin, pwede tayo mag-start sa light shade of color and then pa-dark. Depende naman yun sa kukulayan mo eh. Tapos na tayo magkulay, mag-outline naman tayo at gagamit tayo ng Staedtler Graphite Pencil na 7B. Sa pagpo-poster making, yung iba nag-outline muna sila tsaka nila kukulayan. Pero ako, kinulayan ko muna tapos nilagyan ko ng outline. Sa pag-outline, pwede ka rin gumamit ng marker or black oil pastel. Pero ako, ginamit ko is graphite pencil since maliit yung drawing ko at pinagdodrawingan ko. Since yung theme ng poster making na ito is wearing mask, physical distancing, and frequent hand washing save lives against COVID-19, help revive the economy and tourism, gumawa ko ng mga
character, which is tayo, na kung tayo ay magsasuot ng mask, mag-physical distancing, lagi maghuhugas ng kamay, can be a hero sa pamamagitan ng mga to. Makakatulong tayo sa turismo at sa ekonomiya para buhayin pa lalo ito at maiwasan natin yung pagkakasakit ng bawat isa. Siyempre, naglagay din ako ng dove, which signifies hope na kung may pananampalataya tayo sa Panginoon, tayo ay maliligtas at siyempre tayo ay magkakaroon ng kapayapaan. Kasi yung Panginoon lang din naman yung magre-revive ng world natin eh. He is our healer, our doctor ba kumbaga. Pinapagaling niya tayo hindi lang physically, mentally, but also spiritually. The Lord also allowed this pandemic para bumalik tayo sa Kanya. Let's redeem our time to come to the Lord, to read His Word, and to have intimate fellowship with Him. Magstay at home na lang tayo kung wala naman tayong mahalagang pupuntahan. At ugaliin nga natin laging magsuot ng mask, maghugas ng kamay, at mag-physical distancing. Marami na din kasi yung frontliners na mga doktor, nurse, at iba pa na nahahawaan at namamatay. Thank you.
makikita natin dito yung power of God kung saan siya yung nagbibigay sa atin ng pag-asa day by day para kayanin ang lahat. Makikita talaga natin dito yung power ng pagsusuot ng mask, power ng hand washing, at power ng physical distancing. Makikita talaga natin dito na lumalayo, namamatay, nawawala talaga yung mga viruses ng COVID-19. At syempre nakakatulong rin to para ma-revive ang ating turismo at ekonomiya. And now it is our finished artwork. At syempre hindi rin magpapahuli yung mga kapatid ko sa paggawa ng poster making. If you have questions, requests, or anything you want to learn, prayer, or shout out, just comment down below. Because this channel is here to support you in whatever your creative journey is. And I want you to be able to create something amazing that can inspire many people in our own ways. Because we can do all things through Christ to strengthen us. So that's my channel offers. Kaya lagi ka lang mag-abang sa channel ko. At kung bago ka pa lang, kung ako sa'yo ay mag-subscribe ka na and hit the notification bell para lagi kang updated at sabay-sabay tayong matuto. So that, here is my social media accounts to contact me. Don't forget to subscribe to my channel, like, share, and hit the notification bell para lagi kang updated. And also like my page on Facebook, La Galeria de Valeria, and follow me on my Instagram account, Valerie Peralta Samonte. And always remember that with men, all things are impossible, but with God, all things are possible. I am Valerie Samonte. God bless and thank you.